Alam mga guys, ito, ito na yung pinili natin na isda na hasa-hasa. So, di ba, namimiss natin na kumain ng daing dahil nandito tayo sa ibang bansa, nandito tayo sa karaya namin na nandito kami sa Damam, Saudi Arabia. So, paminsan-minsan eh, namimiss din namin na kumain ng daing na isda, di ba? So, ang gagawin natin ngayon ay magdadaing tayo ng hasa-hasa. Pero, hindi natin siya ibibilang sa araw. Mamaya, ay malalaman nyo kung paano natin siya ibibilang. Diba? So, ang una natin gagawin ay hiwain natin muna ang isa sa gitna. Ano po? Okay guys, nahiwa na natin itong isda. So, tatanggalan natin siya ng pasang. So, nahiwa na natin ito. Madali lang matanggal yung pasang na yan. Malinis ko siya kagad, ano? Pero mamaya, uugasan pa natin yan. Para mas malinis. Ayan, mahiwa na natin. Nakita po niya. Talagang madali lang yung tanggalin. Yung pasang. At mamaya, ito po ay bibilad na natin. Hindi po sa araw. Bibilad po natin ito doon po sa rep. Maganda sa rep at mas malinis dahil hindi na po siya madadapuan ng mga langaw o mga pang insekto kung sa labas natin siya bibilad. Sa rep lamang po, sa refrigerator lamang po natin iligay sa chilled. Ayan, natanggalan ko na po lahat ito. Eh, ngayon po ay atin ang uugasan itong isda na ating nililinis. Napakasimple lang po nito gawin, pero pagka inulam natin ay napakasarap namang ulamin. Yan, katapat lang yan ay kamatis, kakaasin, salt na salt na yan. At maghanda tayo ng tatlong basong tubig at dalawang kutsarang asin sa isang lagayan. Dahil doon po natin ibababad yung ating isda para siya po ay umalat. Yan, i-mix po natin yung asin tsaka tubig para madissolve yung asin. At tsaka natin ilalagay yung ibugasan natin na isda na gagawin natin. Daing, guys, ano po? Guys, ito na patuloy na natin itong isda. So, meron pa siyang konti tubig. Pero, di ba may... Sa rep natin, meron tayong parang pinagpapatungan dun sa loob. Kagaya ng ganito. So, hindi natin kailangan ng maghanap ng bilaran. Ito na rin yung bilaran natin. Pero nasa loob ng rep. Yan. So, lalagay na natin sa rep. Ito mga 5 to 10 minutes ay lalagay na natin siya sa loob ng rep. Pagka, ano, bago natin ilagay sa loob ng rep, ilagyan muna natin ng sapin yung pinakailalim niya para kung tumulo man ay hindi matutuluan yung mga ibang items natin doon sa loob ng rep. Hello guys, ito na yung ating ano at mukhang tumulo na. Tumulo na itong ating dinaing. So ang gagawin natin ay ilalagay na natin siya doon sa rep. Okay. Sandali lang. Ito na. Ayan. Okay. Ayan. Ipapasok na natin siya. Sa rep. Saglit. Ayan. Ayan na siya. Yan ang rep. Ganyan lang po mga kababayan. Yan mga kaikis. Ganyan lang po. Ganyan lang po at siguro mga 2 to 3 days ay medyo matuyo-tuyo na yan. Yan. So mga 2 to 3 days balikan natin siya, ha. There's an endless road on the edge of the night.
next time to cook po. Ito, yan. Prepare na po natin. Lalagyan na po natin ng mantika. Ano po? Pero mainit na po yung kawali na yan. So, lalagyan na natin ng mantika. Kamaya, ayan. Matitikman na natin yung ginawa natin dinaing sarep. So, mamaya-maya lapang. Antay-antay lang po tayo. At ipritoin na po natin talaga itong pinakaantay natin daing sarep. Ayan. Ipritoin lang po natin. Ano po? Antay lang po kayo. So guys, naprito na natin itong daing isda. So, halika. Ayan, tignan natin. Ayan, yung ating dinaing sarep. Halika po, kain na tayo. Ayan, napakasarap. Kain na po tayo. Tara na po. Pwede, bangers pa.